ginawa namin ito na tubular ito, bakal. Bale, ituturo ko sa inyo kung paano namin ito ginawa. Napakasimple lang, napakadaling ganyan. Makintab, ginamit namin siya ng Hudson polyurethane. Ang main topic natin ngayon, mga kapatid, ay ang tungkol sa pag-apply ng Hudson polyurethane. Kung po pwede ba ito sa sanding sealer na patungan. Bale, dito, ipapakita ko muna dito ang first step natin gagawin. Una, ang tubular ay kailangan natin grinderin. Gamitan ng steel brush sa makikipot na parte ng pinag-weldingan kasi may usok ng welding rod. Kailangan yung matanggal. At gamitan din natin ng grinding disc para matanggal yung mga bukol-bukol, yung mga excess na pagka-welding ng bakal. At gamitan din natin ng flat disc kung kinakailangan para magasgas ang tubular. Kahit sa mukha lang ng tubular ang ating gagamitan ng flat disc. Ito naman ay ang palitang maliit. Kasi pagka magmasilyan tayo ay kailangan nating gamitan ng palitang maliit. Pwede rin yung katamtaman yung laki. Kasi ang pagmimix natin ng body filler ay konti-konti lang para hindi tayo maabutan ng pagtigas. Kailangan lang gasgasin, pwedeng lihain mano-mano at pagkatapos ay pahiran natin ng lacquer thinner para mawala yung oil na kumapit sa bakal. Kasi pag may dumi at may oil na nakakapit sa bakal ay hindi kakapit ang epoxy primer. Kakapit man pero hindi magtatagan. Ganito ang technique natin sa pagmamasilya ng tubular. Gaya ng pinakita ko sa inyo, ang tubular ay halos magkakadikit. Hindi natin siya kailangan gamitan ng paleta. Ang kailangan natin gamitin dyan ay yung ating kamay na hintuturo para medyo makinis ang ating pagkamasilya. Kasi hindi natin pwedeng isingit yung paleta at ibatak sa mga singit ng tubular kasi lalong papangit yung tubular. Kailangan magtimpla tayo ng konti at ito ang ating gagamitin. Ganyan lang ang technique. Lagyan lang natin ng konting body filler yung ating kamay at saka natin ihagod papunta at patras para kasi yung pagka-welding, pagka hinaguran lang natin ng pasulong ay hindi malalagyan yung kabila. Kailangan pasulong sa kapaurong ang paghagod natin. Ganyan ang ipinapakita ko dyan. Ganyan lang ang technique ng pagmamasilya sa mga singit ng tubular. Kasi hindi maiwasan, may mga butas yung tubular. Kaya kailangan nating matakpan para magtatagal naman ang buhay ng tubular. Pero pag ganitong loob ng bahay, siguradong magtatagal ang tubular kasi hindi siya naulanan, naarawan. Ganyan ang ginawa ko habang hinaguran ko siya ng body filler gamit ang hintuturo. Habang hindi pa tigas ang body filler, hindi pa tumigas, ay kailangan na natin kaagad na haguran ng paleta. Ganyan ang ginagawa ko kasi pag tumigas yan ay halos hindi mo na siya matatanggal yung mga excess na body filler. Halos hindi mo na siya makutkot pagka lipas ng 5 minutes ay talagang matigas na yun. Kaya kailangan pagkabatak mo, pag medyo tumigas na, pwede mo na siyang katkatin kaagad kung meron mang nakausling masilya. Pagkatuyo ng body filler ay kailangan na natin lihain. Pero dito hindi ko na naipakita kung paano ko siya liniha. Bali, ang pagliliha dyan ay gamitan ng 150 kung pangit yung pagkamasilya. 150, number 150, at pwedeng gamitan ng tubig para mas madaling lihain. Pwede rin lacquer thinner, nasa sa inyo kung saan kayo komportable. Kailangan, ang hangdan na ito ay bakal din.
Kaya binatakan ko ng body pillar kasi pangit yung hagdan na ito. Kailangan kong batakan at medyo mapaganda ng konti. Bali, ang pinahid ko dito ay epoxy primer white. Meron ding boysen na epoxy primer white na nabibili sa mga hardware. Pagkatuyo ng epoxy primer, kailangan ang epoxy primer ay patuyuin ng 8 oras o kaya 24 hours para mas maganda, mas makapit yung ipapahid natin at hindi tayo sasablay sa trabaho. Bali, ito ang ginamit ko. Oil tinting color, bali dalawang klase lang ang ginamit ko dyan. Yung rose sienna saka burnt sienna. Nasa sa inyo kung malapot yung timplada nyo o malabnaw, pero sa akin mas maganda yung medyo malabnaw. Bali, ang base ko dyan ay yung puti na epoxy primer. Bali, ito na ang pang final natin. Oil tinting color saka haluan natin ng paint thinner. Yung katamtaman lang ang kanyang labnaw. Nasa sa inyo kung medyo malapot o malabnaw. Pag medyo malapot, mas makulay siya. Pag medyo malabnaw, mas magaan yung kulay niya. Paint thinner lang ang ilalagay at yung basahan na ipinakita ko sa inyo. Ito, kinukulayan ko na siya ng oil tinting color. Bali, pwede mong i-brush muna, saka mo punasan ng basahan na may oil tinting color. Yung hindi siya tumutulo, kailangan pigang-piga yung basahan mo. Kailangan, kung meron tayong hindi mapahiran na limbawa yung butas na maliliit, ay umaaninag yung kulay puti niya. Kaya medyo pag halimbawa may kunting maliliit na butas na hindi na masilyan, halimbawa lang, ay pwede mo siyang pasakan ng oil tinting color. Pwede mo siyang kulayan para walang makikita na puti-puti. Bali, ang ginamit ko kanina dyan na epoxy primer ay puti. Yun lang ang base ko. Ito naman na yung pampinal ko. Ihahagod lang, kailangan punasan muna hanggang sa mabuo. Saka mo hagurin simula sa taas pababa, diretso. Diretso lang yung paghagod pag ipipinis mo na ang pagkukulay mo. Sa una, pinupunas-punas mo muna hanggang sa mapunasan mo ng buo. Saka mo hahagurin ng medyo madiin yung dalawang daliri mo o kaya tatlo para magkakaroon siya ng haspe. Ganyan lang ang technique ng pag-haspe ng oil tinting color. Punasan at sa bandang dulo ay hagurin mo ng diretso. Huwag kang hihinto para parang magmumukhang kayo talaga yung tubular. Pagkatapos nating mapahiran ng oil tinting color at mahaspihan ng konti, simpleng design lang ito. Pagkatuyo, after 5 minutes o kaya 10 minuto, pwede nang isprehan ng sanding sealer. Kailangan ng sanding sealer mo dito ay mas maganda pag boysen. Ang boysen na sanding sealer ay pwedeng huwag ka nang mag-dilute ng lacquer thinner. Pwede rin mag-dilute ka ng lacquer thinner, pero boysen din ang gamitin mo para hindi ka magkakaroon ng problema. At ang pag-dilute ng lacquer thinner ay konti lang. Halimbawa 4 liters, pwedeng 1/4 liter lang ang ilagay mo. Pero ako, minsan hindi na ako nagbabanto ng lacquer thinner. Kasi pag hindi ka magbanto ng lacquer thinner, kahit na medyo malamig ang panahon, hindi siya nag-blubbered pag purong sanding sealer. Kailangan lang dyan ang sanding sealer ay haluin mong mabuti para mas maganda at lalabas yung pagka-sealer ng sanding sealer. Kailangan dyan ang pag-spray mo ay katamtaman lang ang hangin at isprayan mo hanggang sa dalawang mano. Pagkatuyo ng sanding sealer ay kailangan nating lihain ulit. Kailangan ng gagamitin mong liha dyan ay mas maganda kung 320, at huwag mong idiin yung kamay mo para hindi mawala o mapanot yung kulay na inilagay mo.
pagkatapos mong lihain ay pwede mo na siyang i-final ng Hudson polyurethane kahit dalawang mano. Kailangan lang dyan ay patawin mo nang hanggang mas maganda kung 3 oras bago mo patungan ulit ng Hudson polyurethane. Maraming salamat po sa inyong lahat sa patuloy na panonood sa aking YouTube channel, at nagpapasalamat din ako sa aking mga subscriber dahil naabot ko na po ang hihintay kong pagka-monetize sa YouTube. Ha? 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 Ha?
pinadoble araw.